Good morning! Wow, magandang umaga! Showtime all letters! Let's go! Sabado ngayon, party-party mamayang gabi! Tama! Totoo! Happy weekend! Nakaparty mo na to si Lorraine, no? Anumang lahi, anumang kul, sama-sama sa tagumpay. Umulan man o umaraw, kahit ang dulo ay di matanaw. Anumang hirap ng buhay, pangarap pa, tarapuntay. Ituloy lang ang sipag. Singer! Kahit tumatikis lang, kahit sumigaw, hey! Hawak tayo'y sumayaw. This is your show, this is your time. Kapamilya forever. It's Showtime! Yes. Happy Saturday, everyone. And what's up, Showtime Onliners? And welcome sa pinakamasayang tambayan online that will surely make you happy. I am Wise Estabilio, ang nagbabalik. Grabe na. Yeah! Welcome back! Yeah, thank you, guys. Salamat. Yan. Kaya naman sa manin nyo kami today para sa sick na good vibes at unlimited na happiness. My name is Anthony Castillo. Yes, Anthony Castillo. Yeah, Anthony Castillo. Ganun dapat. Pre-practice ko yan. Nice meeting you, Kuya Wise. Pero ayun na nga. Wala lang, Kuya Lorraine. Nice to meet you, Wise. Charing. Kaya mo na sa entertainment ninyo. Saan man kayo sa mundo, I am Lorraine Galvez. Kaya naman, dyan lang kayo. At dito naman kami. Ako si Josh Labisa. And this is... Showtime! Palaan you! Palaan you! Ayan, sana lumalaban yung internet signal ko, no? Pero eto na nga. Showtime Onliners, mag-tweet, mag-react, mag-comment using our official hashtag for today na hashtag Showtime Unlimited Saya. Siyempre, dapat palitikin yung TED kasi nga birthday ng nag-iisang Kuis, Teddy Corpus. Ayan. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Ayan, syempre hindi lang si Kuya Teddy yan ang nagbo-birthday, no? Kasi malapit na rin ang birthday ni ano, Baby Jesus. 21 yeah. days to go na lang, guys. Christmas yeah. na! Yeah. Christmas na! Excited ako ba kayo dyan? Malapit na rin birthday ko. Kailan? Ay, kailan po? Malapit na, basta tatanggap ako ng mga pagkain, ha? Hindi ako masyena. Ako din malapit na. Ay, si Kuya Teddy din! Oo. Mga December babies. December babies. Oo nga. Ang daming December babies dito. Pero ayun na nga guys, speaking of Christmas, tuwing Pasko, excited kami makita ang mga sarili ninyong version ng Kapamilya Christmas ID. Dahil this year, gusto namin isama ang video nyo sa mismong Christmas special ng ABS-CBN. Tama. Yes, tama ka dyan, Josh. Kaya lang para makasali, pumunta lang sa TikTok. Siyempre, gamitin ang andito tayo para sa isa't isa sound. Record ang sarili na kumakanta at gamitin ang hashtag na hashtag Christmas ID Challenge. Yeah. Ayun o, at siyempre, maaari rin ipost ang TikTok video sa iba pang social media gaya ng Facebook, Instagram, Twitter, at Kumu. Yes, basta huwag kalimutang gamitin ang hashtag na hashtag Christmas ID Challenge para ma-feature sa ABS-CBN Christmas Special sa December 18 at sa lalabas ng special music video, uy, ng Andito Tayo Para sa Isa't Isa. Ito po ay awit at video nating lahat, ang Christmas Station ID ng Pilipino. Yes, kaya naman dapat lang nakasama ang video nating lahat, tayong lahat. Yes, muli po. Maligayang Pasko, mga kapamilya! Yay! Yes! Ayan. Huwag na natin patagalin dahil ang ating first guest ay galing sa movie na Huling Araw, Huling Ulan sa Tag-araw na official entry sa Metro Manila Film Festival 2021. Please welcome John Gabriel and Joe Vargas. Ayan! Good morning! What's up, guys? Ayan, magandang araw sa inyo, Joe and John. Ang ganda na po. Parang pag pinakumbine, Joe John, ang ganda. Pero bago ang lahat, syempre, bumati muna kayo sa ating mga Showtime Onliners. Ayan, what's up, mga Showtime Onliners? Madlang Onliners, hello po. Yes, sir. What's up, mga Showtime Onliners? Alright, thank you. Ayan, sige, kamustahan muna tayo. Ano ba pinagkakabalahan bukod sa pagpo-promote ng movie na Huling Ulan sa Tag-araw? Kamusta pa? First tayo kay John.
Yeah, of course po, fitness po tayo, gym, tapos schoolworks, study, tapos meron tayo isa pong project din po na ginawa na may promo rin. Yun po yung pagkakabalaan ko po ngayon. And of course, side hustle din po. Wow, busy-busy si John. Busy-busy, idolo ko talaga si John. Bali, hi, si Joe Vargas. Bukod dito sa pagpo-promote ng movie natin na paparating ngayong MMFF, which is I'm so excited. Meron din tayong mga businesses, may gym tayo, meron tayong spa. Tapos, syempre, minamanage ko tong katisuyan ko araw-araw. Wow! Pinagkakabala ako. Ganda kaya ng kulay mo, Joe. Yes, sir. Thank you, diba? Brother. Sabi rin ng mama ko. Pero ayun na nga, pag-usapan na natin yung movie. Ano bang kwento ng huling ulan sa Tag-Araw? John, pasok. John, ayun, let's go. Yung huling ulan sa Tag-Araw po kasi is inspired siya ng, ano, ng dalawang couple na nag-meet. And then, abangan nyo na lang. Joke lang. Ayun yung magkwento. Ayun yung magkwento. Ayun magkwento. Ayun yung mag-spoil. Sure naman. No, pero, ayun po. Basta ang abangan nyo po dito sa movie na to is yung kilig. Tapos yung kulitan po ng mga cast. Lalo na sa aming mga, kami kasama kami sa kaibigan ni Ken. Ako si Joe, tsaka si Kenneth, tsaka si Brian. Kaming apat yung loko po doon. Ewan ko kung pwede sabihin dito yung pangalan ng group namin eh. Quiz Joe. Feeling ko kailangan kailangan nila abangan yan. Abangan nila po talaga. Bali, maganda tong movie na ginawa namin kasi dadalhin talaga kayo sa roller coaster of emotions ito. From sa saya, syempre, Rita Daniela, Kenchan yan. From saya, kilig, at kung ano pa ang mangyayari sa pakiramdam ng mga sinehan. So, dapat lahat kayo wag mag-miss out dito. Lalo na, eto ah, gusto ko lang maging proud kasi gusto ko lang ipagyabang. Gusto ko lang ipromote yung sarili ko. Kasi isa to sa paborito kong role na ginawa sa buong pag-artista ko. 10, 11 years, isa to sa pinakamaganda at pinaghandaan kong role. Yes. Kaya naman, sobrang excited ako dito. Kumbaga, itong nagdaan sa ating pandemic, di ba? Siyempre kahit pa paano, hindi ko na masyadong inaasahan yung pag-artista. Pero yung hope na binigay sa akin ulit nitong chance na to na makasama tong movie na to sa MMFF. Talaga namang sobrang grateful ng puso ko ngayon. Kasi, kumbaga parang panibagong start ulit eh. Galing sa parang medyo down na ako. Medyo down na ako. Pero nung nalaman kong kasama sa MMFF tong movie, why not? Tuloy yung ligaya. Kasi ama. Pangarap, diba? Yes, tama ka dyan. Tama yun. Pero syempre kanina nabanggit nitong si John na meron kayong parang grupo. Pero syempre kailangan nating isikreto muna yun kasi yun yung gustong abangan dapat ng mga ng ating mga manonood. Pero ano nga ba yung mga names ng characters ninyo sa sa movie at saka paano nyo i-describe naman yung characters ninyong dalawa? Start tayo kay Joe naman ngayon. Sa akin. Ito, yung bali yung nabanggit ko nga kanina, tong character ko dito, ayoko munang sabihin, pero take note, isa to sa pinaka-paborito ko at pinaghandaan ko. Ibang Joe Vargas yung makikita nyo dito. Yeah. Bukod sa pagpapasaya, ibang klaseng Joe Vargas yung makikita nyo dito. So, kung ako sa inyo, huwag kayong mag-miss out. Please, pinaghandaan ko. So, please. Yes, please daw, sabi ni Joe. Pero si John naman, ano naman ang name mo at saka character mo dito? Describe mo ng kahit konti lang. Yeah, ang character name ko po dito is Oliver. Isa akong basketball player dito, yun lang. Chick boy na basketball player ba to? Ay, abangan na lang po ninyo. Okay, sige, sige na lang. Ayaw talaga nilang Ayaw talaga. Pero ito na lang, baka meron kayong ma-share kahit konti. Paano kayo naghanda sa inyong roles? Like, kunwari si John, talaga nag-practice ka ba talaga mag-basketball? Ganyan. Kamusta to? Ako po muna, no? First of all, inaral ko po talaga yung script namin bago kami sumalang. And then, of course, yung mga self-training din po na workshop na ginagawa. Kasi wala nga pong tayo nun, di ba? Wala tayong platform ng workshop nun. So, through electronics, online, di ba? Nakapag-practice ako ng acting din po. And at the same time, na-enjoy ko naman yung ginagawa ko. Yun lang po yung preparation ko. And of course, sa fitness din. Nag-ready rin po kami sa katawan din po para pagdating sa shoot, di nakakailang mag-uban. Ay! So meron! May mga pa-wet look dyan, ha?
Ayan. How about Joe? Okay, so ako naman, nag-prepare ako dito. Siyempre, normal preparation ko. Titingin ako ng bagong character na bibigyan ako ng buhay. Ano yung peg ko? Ano sino yung mga dapat kong kausapin for this new character? Pero feeling ko, ang pinaka nakatulong dito sa preparation namin para dun sa movie is pinagsama-sama kasi kami sa isang kwarto eh. Yes. So dito, yung barkada naming apat, parang naging natural siya, mas natural siya, mas naging totoong magkakakilala kami, magkakaibigan kami kasi offset mas malakas kami mag ano eh, mas malakas kami magkulitan kaysa onset eh. Kasi hanggang bago kami matulog, nagkukulitan kaming apat. Kaya pag natapatan kami ng camera, sobrang natural. Sobrang natural, sobrang nakakatuwa na lang na para na lang kami nagkukwentuhan doon. Yeah. Parang bonus na nga lang din na kahit pa paano may TF kami dun eh. Kasi enjoy namin yung company ng isa-isa. So yun. Tama. Nice. Ay, bongga yun. Grabe yung bonding nila. Ano? Pero yun nga, speaking of this movie, nakaabang-abang nga naman talaga. Anong meron sa huling ulan ng tag-araw na magugustuhan ng mga makakapanood nito? Okay. Para sa akin, kasi dito binibigay ng chance ang love. Binigyan ng chance ang pag-ibig. So yung akala mo hindi pwede, yung akala mong bawal, dito nabibigyan ng chance. So kung ikaw man may pinagdadaanan ka na akala mo wala ka ng chance sa minamahal mo, sa gusto mong tao, panoorin mo to, baka bigyan ka ng pag-asa na ipaglaban. Ipilit ang alam mong tama. Ipilit ang alam mong tama at ang nararamdaman mong tama. Ipilit at ilaban mo at baka naman. Yeah. Baka naman. Yeah. Baka naman. Amen. Pwede nyo na po i-promote ang huling ulan sa tag-araw na mapapanood na natin sa December 25, 2021. Ayan. Yes guys, ayun, no? We would like to invite you sa darating na Metro Manila Film Festival December 25, 2021. Ang huling ulan sa tag-araw. Mapapanood nyo na po sa sinehan. Malapit na malapit na. And please do support our movie. And ayun, we would like to thank also the production, HBE Heaven's Best Entertainment. Thank you so much, Ma'am Hardine, Sir Dennis. And po, ikaw, Kuya Joe. Yes. So yun nga po, ulitin ko lang po yung sinabi na ni Boss John na abangan nyo po huling ulan sa huling init sa tag-ala. Huling ulan? Huling ulan sa tag-init. Abangan nyo po, Miss Rita Daniela Kenchan. Talaga naman yung sinabi ko sa inyo, dadaling kayo sa roller coaster of emotions nito. At maraming salamat po, Miss Harleen, HBE Production. Sana po, magkatrabaho tayo ulit. Yes, sir. Yes, yes. Ayan, syempre ito naman, thank you naman. Gusto nyo mag-promote din ang inyong mga social media accounts. Mabilis lang. Let's go, Joe. So, like and subscribe sa YouTube channel namin, Meet Joe Bianks. Follow me on Instagram, Meet Joe Black, and follow our business pages at The Vispa and at The Third Floor. Yes, sir. Thank you. Hey, how about you, John? Yes, sir. Instagram ko, ako si John Gabriel. TikTok, ako si John Gabriel. Facebook, ako si John Gabriel. Lahat, ako si John Gabriel. Yan. Ako na yan. And of course, sa YouTube ko, John Gabriel TV. Ayun, thank you po. Yes, thank you so much, man. Joe Vargas and John Gabriel. And thank you, guys. Thank you, both. Thank you, guys. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Thank you, both. At ito na nga ang mga dapat ninyong abangan sa It's Showtime ngayong araw. Siyempre, unang-una dyan ang palarampang madla. Siyempre, kasama din ang tawag ng tanghalan, Year 6. Siyempre, hindi mawawala ang madlang people. Yes, at ito naman ang mangyayari sa ating Showtime Online You Today. Ayan, kantahan kwentuhan with Camry. Siyempre, ang popular star of the day na si Lorraine Galvez. Ayun, no. Ayun. Diba? Abangan natin yan. Ako, napakadami pa mangyayari dito. Nagsisimula pa lang tayo. Kaya yes. Showtime Onliners, inibitahan namin kayo mag-tweet, comment, react. Kung ano ang gusto ninyong sabihin sa amin today, gamit ang ating official hashtag na Showtime Unlimited Saya. Yes, and of course, guys, tuloy-tuloy pa rin po ang ating good vibes. So, kabalik kami dito lamang sa Showtime Online. You. Welcome back to Showtime Online. At syempre, welcome sa ating mga Kapamilya Online Live viewers. Hello po. Yes, hello guys. At sana naman po ay makapag-tweet, react at comment kayo ng mga gusto nyo sabihin sa amin gamit ang official hashtag natin for today na hashtag Showtime Unlimited Saya.
Tama. We are also inviting you guys to subscribe sa ating YouTube channel at maraming salamat sa ating 1.5 million subscribers! Woo-hoo! Yes! Yeah. Sana marami pa sana mga anak sana ng mga anak yung subscribers natin hanggang umabot ng mga 100 million. Okay. Anyways, ayan, abangan din natin syempre mamaya. Abangan din natin mamaya ang Polaris Star of the Day na kung saan kakantahin niya ang pipiliin yung poll sa Twitter, di ba? At walang iba yan, hindi si Lorraine Galvez. Let's go, Lorraine. Yes! 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 Ang dali mong pagbabutohan yung nakanta ay... O ano ba? Ano ba? Ngayon na ba sasabihin? Yes, pwede naman sa iyo. Ngayon na daw. Yes, natawa ko sa ito. Holidays by Meghan Trainor and It Can Be Big. Paano yung It Can Be Big? Ang galing. Oh, parang iba yun. Parang ganon. Ayun, ganon. Parang tulak ng tulak. May panguso. May panguso tayo sa tulak ng bibig. Hindi na tayo makapagintay. Yes. Siguro ngayon na natin ipakanta kay Lorraine ito. Please, bigyan lang set up, no? Kaya naman, Showtime Onliners, boto na at mamaya ay malalaman natin kung ano ang pinili niyong kakantahin ni Lorraine para sa ito. Yeah. Ayan. At ito na nga, excited na ako sa ating next guest to sing your latest single, Cruel House. Let's give it up for... Camry! Ayan. I made it out from the cruel house. I let my guard down and fell in line to the heart attack of the theme park. I never thought I'd be killing time like this. I swipe from the fear. Please don't come near me. Shout out to my peer pressure like no other. It makes me sick in the stomach, never nostalgic, cuffing the soul. You send me flying. Happiness is when I see the light in front of me. That's when I made it out from the cruel house. I let my guard down and fell in line to the heart attack of a theme park. I never thought I'd be killing time like every step I can take you out and it won't leave me in regret. I spring in motion, a false devotion. Let me wonder till I'm in nirvana, cause it makes me sick in the stomach, deaf and nostalgic, cuffing the soul. You send me flying. Happiness is when I see the light in front of me. That's when I made it out from the cruel house. I let my guard down and fell in line to the heart attack of the theme park. I never thought I'd be killing time like this. I made it out from the cruel house. I let my guard down and fell in line to the heart attack of the theme park. I never thought I'd be killing time like a peak of devastation, my heart in desolation, the padding in my chest, I need air. I let my body sink in the trauma I've been thinking. The light above me tells me I just made it out from the cruel house. I let my guard down and fell in line to the heart attack. Go to theme park. I never thought I'd make it out, but I made it out from the cruel house. I let my guard down and fell in line to the heart attack of the theme park. I never thought I'd be killing time like this. Please don't come near me. Yeah. What's up, Camry? Hey, welcome back. And Camry, hello sa'yo. Ayan, Camry, bumati ka muna sa ating mga Showtime Onliners. Hi, sa mga Showtime Onliners. I'm Camry, and yeah. I'm an artist in Universal Records.
Sweet Girl. Yeah. Oy, gusto ko yung ako dito ni Kemri. As a shy girl. Girl si Kemri. Sige, kamustahan muna tayo. Ano bang pinagkakaabalahan mo bukod sa pagpo-promote ng iyong bagong single, Kemri? I'm still studying. And I think most of the time, I'm just in the house reading and working out and doing TikTok. So. Oh, so yeah. you're a bookworm. Bookworm. Kind of. And I also needed to read, so college life. Mm-hmm. So what's your course, Kemri? What? Yes. English and tayo. I'm an English major. Oh, that's why. Voice major? Wow. English talaga. English. English. Sorry. Taglog ka doon, Anthony. Ning major. Sorry. Basta may major siya. Okay na yun. Yes. Speaking of the majors and the minors, eme, bakit mo dinidescribe ang yung music as experimental and out of the box? I guess when I created a song, it was out of nowhere. Like, it was really random. I was playing sounds on my phone, and then I built up something. So it was like, the whole thing was like a whole mastered puzzle piece. So okay. I would say that it was literally a random thing. So I think it just flowed. It just had its own flow. Ay, wow. Not necessarily based on your personal experience, is that right? It was all of my songs are based on personal experience, but at the same time, I just made it more, I think, creative. So okay. I think it had that element. Parang si Taylor Swift, di ba ganun din? Talaga. Speaking of Taylor Swift, gaano kalaki ang influence na Taylor Swift, Winona, Oak, and Lennon Stella sa iyong music? I think it's more of how I feel about their songs. It's not necessarily the song itself, but how I interpret their own songs in my own life. And I think also the way that they sound really, that influences me a lot. It's mostly experimented and a little bit dark, but not in a bad way, if I'm making sense. Yeah, we get it. Okay. So yes, kasi recently parang si Taylor Swift medyo nagiging parang pa-dark na rin yung mga songs niya kasi dati mga light lang. Pero yun, anyways, ayan, Kemri, let's talk about, let's talk about your newest single, Cruel House. Ayan, saan nga ba tungkol yung kantang Cruel House? Cruel House was about my fear. I mean, generally, it's about my fears and my anxiety, but specifically, it was my fear of horror houses because me and my friends, because I made the song, just really before the storm, the day before the storm hit Bicol. So me and my friends decided to go to Mayon and we had coffee there. And then going down, we went to this place where when you see the left side, there's like a carnival, like a theme park. And then you see on the right side, there's a hospital. And then my friend was like, you can like literally write anything you want. You're so random with your ideas. Why don't you just create something that you fear about, maybe horror houses. And I'm like, okay. Oh. So yeah, it started there. And so that was the inspiration. Yeah, it was the whole inspiration. And also because I've been isolating so much that I think I just really wanted to like go out. I missed the outside world because you know, the pandemic started and everything. So I needed to feel that escape. So I was humming this sound in the bathroom and I was building up the lyrics while I was showering. Yeah. And then I stepped out and wrote the whole thing. Ay, nice, wait. Nice. So, gaano mo siya kabilis na sulat? At saka ano yung inspiration mo dun sa pagsulat ng song? Inspiration ko is to talk to myself, really. I was humming and singing on my own and it was... I think the biggest part of it is the isolation, really. It's a love and hate for me. And there's a pro and a con between it. So I went for the pros and I wrote about it. I wrote the hook for 2 hours. And 2 hours first? Wow. Wow, that was really fast.
Yeah. I was but already levels in my head. Yeah, but Camry, for sure, your fans or supporters are expecting more from you. So ano ba bang pwedeng abangan ng mga fans mo from you? Well, they know me as a very private person. And when I say na, when I say na, there's a lot of stuff that I'm going on. It's almost always spontaneous. So when I say that there's more, there's going to be more. Okay. All right. Forward. Yes, now is the time for you to promote Cruel House, Camry. Saan digital platforms ba to available? You guys can listen to my music on Spotify and all of the music platforms. And you can also watch a music video under the Universal Records channel. And yeah. Yes, of course. Your social media accounts? You guys can follow me on TikTok, Camry, Instagram, Camry B, Twitter, Camry B, my Facebook page, Camry, and also follow me on Spotify, Camry. Hey. And thank you, bro. All right. Thank you so much, Camry. Thank you so much, and congratulations on your new single. Congratulations. Yes, congrats, Camry. Bye-bye, Camry. All right. The sweet girl, Camry. Onliners. Tweet, comment, react kung ano ang gusto niyong sabihin kay Camry gamit ng official hashtag natin for today na Showtime Unlimited Saya. Yes. Uh-huh. Ilagay niyo rin dyan yung mga entry niyo. Ng Camry. Guys, babalik kami. Dito lamang sa Showtime Online U! Welcome back to Showtime Online U! And syempre, Showtime Onliners, mag-tweet, mag-react, mag-comment using our official hashtag for today na hashtag Showtime Unlimited Saya. Let's go! Yes! Eto na! Madlang People! Makilaro na today sa Madlang People! Pumunta lang sa joinnow.ph/showtime o iscan ang QR code para makasali. Yes. Of course, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Ilabas na ang inyong mga gadget at itapat ito sa QR code para makasali sa Madlang People. Ayan, sobrang dali lang sumali at maglaro. Pupulsahan at pipili lang kayo ng isasagot ninyo sa ating Poll the Win questions. Yes, pero syempre siguraduhin ninyo na nakaregister kayo bago matapos ang game para sa chance na mapili at manalo ng instant cash na net of tax. Wow, pwede. Yes, sobrang saya talaga niyan. Kaya Showtime Onliners at Madlang People, nag-enjoy ka na, may chance ka pang manalo. Kaya scan na ang QR code now na. Tama! Kahapon, guys! Kahapon, may maswerteng apat na Madlang People na naghati-hati sa 40,000 pesos! Grabe, yeah, 10,000 pesos sila each net of taxes. Wow! Ayan! Congratulations kina Clarissa Julian Aportadera all the way from Bulacan. Siyempre, congratulations kay Francis Carl Pabirara from Pateros, Manila. Eto naman from Taytay Rizal. Congratulations, Ivy Gonzalez. Yes, ito pa guys from Bulacan din, Erlinda Doneza. Mm-hmm. Muli, congratulations sa apat na maswerteng Madlang People na nanalo ng 10,000 pesos each net of taxes. Yes, congratulations po sa inyo Madlang People. Congratulations po. Yan, pero syempre, paano ba laruin o mag-strategize para manalo against the studio players? Paano nga ba, Anthony? Siyempre, una, dapat ay tumutok at manood agad ng Showtime at Showtime Online U para maabangan nyo agad kung kailan lalabas ang QR code na kailangan nyo iscan para makasali sa Madlang People. Tama, dahil may minus points. Charot! Ayan, true. Pagdating sa pagsagot, ang dapat nyong piliin sagot ay yung unpopular choice o yung least choice na pwedeng piliin ng studio players. And enjoy nyo lang ang game. No pressure dapat dahil kapag relax kayo maglaro ay mas makakapag-strategize kayo ng gusto nyong isasagot. Ayan. Yes. Tama ka dyan, Josh. Pero syempre, grabe magaling din yung mga ano, no, yung mga studio players natin. Minsan nakala nila, para alam na nila yung diskarte, so hindi mo na alam talaga, parang come what may na lang. Yung yes. Ano, yung mga pagpili ng mga sagot natin, 'di ba? Mahirap 'yun. Totoo 'yan. Pero syempre ngayon naman ay balikan natin ang ilan sa mga Poll the Win questions na tinanong kahapon sa mga studio your players. So, ito na. Patingin. Asan ba? Ayan. Question number one. Question number one. Wala tayong makita. Tama. Oo, tama. Sino ah? Yeah.
Sino ang we are blinded at actually ang kailangan natin diyan, kailangan daw ng parang ano, kailangan daw natin ng isang gadget para makita. So yun ang bagong technique. Charot. Ito na. Ito na, ayan. Meron tayong first question natin kahapon. Alin ang mas turn off kapag ng harana? Letter A, nagkandara okay. pa sa pagkanta? Or letter B, nasisintonado sa kaba? Alin? Ang nanalo ay 62% letter B, nasisintonado sa kaba. Ayun! Oo. Mas ano daw yun? Mas okay. turn off daw yun yung nasisintonado. Ayan. Totoo ba? Kasi feeling ko pagka ano, lalo na tayo, 'di ba, mga singers. Wow. Wait, thank you so much for including me. Yes. As one of the singers, thank you very much. Madam Faye, narinig ka naman 'yon. I'm one of the singers now. Dahil diyan ikaw na ang tawag sa kakanta mamaya, hindi na si Opolaris, hindi na si Loris. Hindi na naman kayo mabiro, alam niyo naman, mapagbiro talaga ako. Uy, pero yun, di ba, syempre, minsan nadadala din ng emosyon natin na napapasintonado tayo. Pero, feeling ko nakaka-turn off yun talaga sa iba. Seryoso? Pero kasi din sa liligawan mo, baka naman kasi makilatis talaga siya sa ganyan. Tanungin natin Furado si Torre. Tanungin natin si Lorraine kasi siya lang yung babae dito, di ba? Lorraine, ikaw ba? Bilang babae, syempre ikaw ang liligawan, di ba? Yes. Pag hinaharana ka. Ano ba yung mas nakaka-turn off sa'yo talaga? Ayan. Sa pagkakas. Parang ganyan. For me, Kuya Wise, I believe nasagot ko siya kanina. Yun nga. Wait lang, ma, nagbayad pa tayo dito kasi nawawala. Nakunang bayad wala sa ano, sa ticket mo. Wala. Wala. Pero ayan, ano, sige, copy na. Anyways, so yun. Sa bagay, ako din, no, nasisintonado sa kaba. Diba? Oo. Pero si Josh, parang minsan mas nakaka-turn on pag yung ano, parang kahit di siya marunong kumanta, parang yung nag-e-effort ganun. Yung effort. Totoo. So kahit ganun din naman. Kung nagkandara pa man siya or nasintonado, parang feeling ko hindi rin naman yun masyadong turn off. Hindi naman yun turn off kasi nga nag-effort siya, nagpunta siya doon. Minus point lang. Minus point lang. Sorado talaga. Yes, pero mas dagdag punto sa nililigawan kapag ka, ano, no, kapag ikaw mismo yung gumawa ng kanta. So, ay, tama. Saka pili ko na natin steps. Wow! Parang yung kinometro ni Kuya Anthony. Good action number. Pero hindi totoo, bonus yun sa liligawan mo, no? Kung you have all the talent, tapos biglang nagharana ka, tapos biglang, pang grand finals, ganyan. Tama pa. Pang magpasigat 2021. Tingnan natin, hindi ka sagutin. Pang diinan! Oo. Tama. Okay. Next question natin. And basahin na lang natin, syempre. Ano ba ang mas inaabangan sa Q&A round? Yung question or yung answer? Syempre, nanalo ito yung answer. Diba? Nanalo yung answer. Pero kayo, ako, pag syempre sa Q&A round, paano ka sasagot kung walang question? Pero para sa akin, mas ano yung question? Mas abangan mo yung question. Ano sasagutin mo pang walang tanong? Ba't ako nagagalit? Hindi, at saka minsan nakaka-intriga. Nakaka-intriga kung ano, 'di ba, inisip natin minsan, shucks, ano kayang itatanong? Or 'di ba, minsan dami nating opinion about the question, parang ang hirap naman sagutin 'yan, parang ano ba naman klaseng question 'yan, ganyan. Pero mas marami tayong opinion dun sa answer. Totoo. Kaya, parang sila yung nag-train ng mga ilang buwan para sumagot ng isang question. Totoo! Mahirap yun, ha? Totoo, ayan. Pero guys, next question naman. Ilang next? Tatang sasabihin natin? Oo nga eh. Mga 64 ata yun. Ayan, alright, ang next question. Next question naman natin, syempre, noong nag-aaral ka pa, saan ka pinaka nahihirapan? Letter A, hindi ko mabasa, ano ba yan? Surprise quiz. Letter B, surprise recitation. Or letter C,
surprise uniform inspection. Oh my God! Sa bakit ang nanalo? Ay, letter B. Memories, tama. Surprise recitation. 54%. Oh, oh, oh. Nakakaba nga yun. Nakakaba. Oh, yan yung pag ano, yung naghahanap yung teacher, yung hindi matitignan yung teacher kasi pag tinignan mo, ikaw mapipili eh. Oo, oh, hindi ko lang yung pag eye to eye. Totoo. Tapos lalo na kapag... Pero merong ano diyan, diskarte diyan, pero huwag niyong gagayahin na ginawa ko to one time. Surprise recitation, nag-exit frame talaga ako, hindi na ako pumasa. Sabi ko, may I go out, hindi na ako bumalik. Pero mali yun, mali yun. Huwag niyong gagayahin yun, ha? Oh, oh. Matagal na yun, sobrang tagal na yun. Pero huwag niyong gagayahin, bad po. Huwag niyong gagayahin. Kinder pa daw si Wiseman. Oh, kinder. Oh. Kinder. Tama, tama. Kinder. Pero yun may recitation ng kinder. Order. Alphabetical, oh, nahirap din yun. Oh, minsan last pa... name, minsan first name. Oh, Alessandra, oh, oh. Paano? Oo oh, oh, nga. Oh, tama. Pero gets ko din, bakit ito yung nanalo, yung surprise recitation? Kasi mahirap talaga yun. Kasi kunwari, pag surprise quiz lang, di naman nila malalaman kung nag-aral ka ba or hindi. So, bahala na kapag ka, nagka-check. Pero yung surprise recitation, mapapahiya ka kapag wala kang nasagot, tapos ikaw yung natawag, di ba? So, tsaka pag quiz, kapag quiz, pwede kang lumingon na gano'n. Pero mahirap din yung pag-recitation. Pag-recitation, walang magsasabi sa'yo eh. Pero oh, oh. Kapag-alataan si Josh. Chale! Diba? Hindi ka ba yung gawain? Hindi ka ba yung gawain? Yes, okay. Kaya pero, pa isa? Pero mahirap din ang ano ha, mahirap din yung surprise uniform inspection. Yung surprise uniform inspection, mahirap din yun. Kasi, paano kapag bigla silang nagputol ng dito? Kasi kasama sa uniform ang buhok. Minsan, di ba? Dapat malinis yan. Ganyan. Mga lalaki, tinatanggalan ng buhok dito. Dito! Totoo. Ay. Biktima, di ba? Buti na lang, di ko pala experience ko. Oo, meron talaga yung iba na ano, ginugupitan doon mismo. Kahit di naman marunong maggupit yung mga teacher, talaga gugupitan nila. Grabe talaga, nakakaiyak po siya talaga. Hindi na siguro. Galit-galit yung Josh. May galit po. May hugot yung Josh. Meron pong ano, kung sa akin. Ikil ka, Josh? Mm-mm. Ano po? Si Miss A, tama. Sino ba yan? Miss A from Pets. And Josh, sino ba yan? Grabe talaga. A, Anthony Castillo pala. Hello? Tama. Ayan. Alright. Ayan. Kaya pa ba ng isa? Kaya pa ba? Makakahabol pa ba ang isang question? O go, pa, si... kaya pa. I think sige. Pwede pa. O, mabilisan, mabilisan. Ayan. Basa. Wala ko sa mabasa. Eto na ako na. Sino ang pinaka-bad trip kasama sa kanta? Letter A, di marunong kumanta. Letter B, di kumakanta pero kasama sa hatian. Ay, letter C, panay reklamo na pagod na siya. At letter D, sumampasaglit pero may pinuntahang iba. At ang nanalo ay yung hindi kumakanta pero kasama sa hatian. Bakit naman kasi ganun? Ba't ka pa sa mama? Ano ang bago? Unfair. Unfair. Ano yung question? Sorry, as wala akong pambasa. Sino ang pinaka sino daw yung kasama ando? Sa nangaruling? Kasama sa Caroling. Oo, ganoon. Oo. Uy, pero kasi minsan. Ano? Diyan yung ano, dadagdagin na diyan yung kasama pero magjowang magkasama hindi kumakanta. Nanggigigil ako sa ganun. Ay. Ay. Lang. Pero yung iba naman kasi ano, komedyante ng barkada, so okay lang na nandun siya kahit di siya kumanta. Pero yun nga, kasama ko rin siya. For me, sasali ako sa acapella group ni Kuya Anthony, tapos nagaganyan lang ako. Oh, let's go. Ganun lang. Karoling ko lang malaki ang bayan. Alright, alright. Showtime online. May tamburin ka lang doon. May tamburin. Comment kung ano ang gusto niyong sabihin sa amin gamit ang official hashtag for today na Showtime Unlimited Saya. Yes, 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 guys. At babalik kami dito lamang sa... Showtime Online You! Welcome back to Showtime Online You! Ayan, Showtime Onliners, tuloy lang ang pag-tweet, react at comment sa amin gamit ang official hashtag for today na hashtag Showtime Unlimited Saya! Yes! Ayan, itong ang araw natin ay napaka-special para sa SOU family, no? Kasi again, we welcome back natin si Wise! SW, yay! Hey, thank you so much! Sa Amerika. Welcome back ulit, Wise! Thank you! Paano ba ipapadala yung mga pasalubong ninyo? Ah, ito po yung address ko. I-PM ko. Teka lang. Nabilis! May pa-Gcash ba? Charot lang. Pero ito para sa ating Facebookingan for today. Ito ang ating
title. Wisecation Edition. Wisecation. Tama. Iba, yeah, gusto ko yung Wisecation. Very witty, no? Ang galing ng mga writers talaga natin. Writers. Tama. Opo. Ayan. O sige, eto na. Ano bang first dyan? Let's make it. Wow. Miss Maya. Ano yan? Sa 3 para ano, maraming choices, hindi lang isa. Biro lang. Why not 11? Ano yan? Itong photo na to, I was taken during the Miss Philippines USA. So, yun. Ay, nakapag-attend tayo ng event nila doon sa Miss Philippines USA. Yeah, may parang carpet si Mayor. Ano to, as in plinano mong pumunta doon, ganun, or niyaya ka lang ng friends mo, tapos bigla na lang, or napadaan lang ka talaga. Oh. Ano yun? Hindi, yung kasing kaibigan ko, yung friend ko si Garth, Garcia, shoutout sa'yo Garth, nag-perform siya doon sa event. And then, in-invite niya, tawag niya to, nanood na rin kami ng event, pagkatastigan niyo, kaya red carpet siya, pero yung outfit ko hindi siya pang red carpet kasi yun na lang yung dala kong damit. Wala na akong dala naman. Naubos na. Pero parang naubusan tayo ng stock. Oh. Parang bagay naman din. Totoo. Okay, next. Thank you so much. Naku, talagang madadagdagan ang pasalubong ninyo. Sige. Ay, yes. Chai. Ay, bongga. I miss the stage and the live audience. Oh, napa-English tayo. Napa-English tayo dyan. Ikwento mo naman. Ano yan? Concert yan ni JR at saka ni Garth. JR, our King of R&B dito sa Philippines. Tama, King. Yes. Mm-hmm. King of R&B. Pagkatapos, ano siya, tawag nito, ang daming audience, ang daming mga tao, mga Filipinos mo especially. Tapos first live event ko ulit na mapuntahan after pandemic. So parang ibang klase, ibang-iba doon talaga. Kasi parang ano na, buhay na buhay na yung sa entertainment industry talaga. Oo. Sobrang na sila. Enjoy Sana soon dito din. Tama. Sana nga eh. Oo nga eh. Napakaswerte ni Wise, no? Kasi nakapunta siya doon na mas nauna ng nalagpasan ng pandemic. Oo. So mas ahead ka na sa amin sa pag-experience nung normal. Actually. Wait, grabe. Di ba nakakamiss yung mga live events? Kaya naman, di ba, ngayon December, tapos next year, marami-rami na ang mga events. Baka naman po, mga Polaris artists, mga available naman po kami. Contactin nyo lang po ang aming mga handlers. Nagbabalik na sa wakas. After 2 years ng paghihintay. Yes. Parang kaya hindi ko ma-post na hashtag miss this ganyan-ganyan. Oo, oh, diba? Tama, tama. Di ba ganun? May ilas din tayo. Sobra. Sobrang nakakamiss. Ayan, next. Ano kaya to? Oy! Huwag kang magulo. May kachat ako. Ano yan? Stolen shot yan. Ang kachat ko dyan si Madam Faye. Nagtatanong ako, Madam, kailan ako mag-showtime online? Kaya yung chinat ko talaga dyan. Pero isa pa sa mga napansin ko sa po. Oo, sa Universal Studios siya sa Hollywood. Sobrang, kita nyo naman sa background yung iba hindi na naka-face mask kasi hindi na required talaga. Kasi parang most of the people there, parang vaccinated. Aided na po ni Takas, naka-booster na lang din. Kaya super safe na doon magliwaliw. Pero syempre, mag-face mask ka pa rin, di ba? Always follow safety precautions pa rin. Kasi hindi lahat din doon. Hindi lahat din cautious din. Para safe din. Pa rin. Yes. Pero bilang nga sa Universal ka, anong favorite mong ride? Na-experience mo ba yung Harry Potter? Or? Hindi ako nag-ride. Mahal kasi. So sa food na lang. Sa food na lang ako bumawi. Pili ko mahal din ang food. Mahal din ang food. Uy, alam nyo, ang maganda sa Amerika, pag nandun ka, tapos inampun ka ng mga kapwa mo, Pilipino, mga friends mo, libre, wala akong gagastos ng items. Yeah! Ang sarap, sobrang sarap. Talaga. Sobrang bait ng mga Pilipino doon. Pwede ako lumipat doon si Kuya Anthony eh, para maampun din ako niya. Actually, lilipat din ako next month. Wow! Ang bilis. Mag-soul searching na din ako, parang si Wise. Kaya gaya. Diba? Tama. Let's go. Okay, meron next. Pa. Oh, meron pa. Ah, okay. Ayun, no? Oh, wow. Diba? Jiwa, sabi nga ni Madam Inuts. Ayan, si Brian Termula, si Garth Garcia, si Gazzini, tapos ito si Keith Michael, mga artist yan ng mga Filipinos din. Nasa Amerika. So, yes. Oh. Yun, kasama ko
sila, ano yan, preliminary ng ano, ng Miss Philippines USA. Prelim siya, so yun. So masarap mag-attend ng mga events doon. Totoo, sobrang sarap talaga. Mm. Kamusta naman yung experience nung ano, mapanood mo yung Miss Philippines USA? Oo nga, ano yung pinaka-memorable moment? Ang pinaka-memorable moment ko ay nagpunta ako ng backstage. Nakita ko yung talagang up close yung mga contestants, mga candidates. Magaganda talaga sila. As in, mga Filipina na may mix, meron yung pure, pero doon na pinakanak, sobrang maganda. Yun, talagang yun talaga yung unforgettable, no? Yun talaga. Iba kasi na makasama mo yung mga kapwa mo Pilipino sa isang event na kayo. Na magaganda. Oo. Na magaganda. Oo. Just to add. Uy, parang image ko dun sa pangit, sa part na ang magaganda. Parang dito lang yung... Hindi, at saka nasa ibang lugar kayo. So masaya talaga sa feeling na nag-get together kayo ng mga kalahi mo. Yes, diba? Tama. Gusto mo yung kalahi. Gusto mo yung kalahi, Anthony. Maganda yan. Dogs yun. Very breed, eh. Very breed, oh. Anong lahi mo ba? Pinoy ba? Ito. Tama. Meron pa ba? Ay, meron pa. Uy! Uy! Ay, but grabe dyan. A great escape from a toxic place. Di ba? Grabe yung mga... Alam mo yung mga caption ko niyan, mga pinag-isipan ko, half day. Half day. Mga pinag-isipan yan. Oo. Ginugal pa yun. Ginugal ko pa yan. Yung venue na yan, ano siya? Bernie Falls, ganda, sobrang ganda ng falls. Tapos, nung pumunta kami dyan, siguro mga temperature, mga nasa ano, 10 degrees Celsius, so malamig. Pero, ano, tinaples ko para sa, for the gram. Sa picture. Grabe. Para sa picture. Formality for sake. Diba sa Amerika, kapag pupunta ka sa mga falls, iha-hike mo muna yan or mag-trekking ka muna. Kamusta yung experience? Wala ka ba nakita Walang trekking doon. Sabi ko nga sa kaibigan ko, naku, kapag may trekking yan, di na tayo pupunta. Sabi sa akin, walang trekking na malala. So, ang ano lang, tawag dito, siguro naglakad na kami ng mga 5 minutes. Pabilis na, tapos kita mo na agad yung falls. Ano sobrang ganda. Oh. Sobrang ganda. Na-inlove nga ako eh, muti ako ma-fall. Ang ganda na. Palakpak. Toxic place na sinasabi sa caption. Oo, saan ba yan? Yung toxic place, chat ko sa inyo. Kasi medyo, alam ko alam nyo na yon. Hello sa inyo. Para alam ko na nga. Alam mo na yon, Anthony. Ha? Alam mo na. Tayo lang nakakaalam ng toxic place. Later so, ko lang malalaman. Tama. Ayan, okay. Okay, again, welcome back, Juan. Thank you so much. Yeah. Grabe, sobrang na-miss ko kayo dito. Sobrang, at saka first time kong ma-meet si ano si Josh, si Anthony, tsaka si Lorraine dito. Sobrang, parang magpatagal na tayo mag-friends para mga 55 years na. Ganun talaga dito sa SOU, no? Diba? Oo, iba-iba talaga dito. Pero, ayan, pero... Sa pag-usap ko si Kuya Anthony. Hindi masyado pag si Lorraine, pero pag sa... Wala. Ay, talaga. Ay, nako. Mahirap yung mga ganyan, pero tama kayo dyan. Minsan, oo, pero minsan hindi. Pero eto na nga, syempre, intro muna natin. Ang meme by post lang, sobrang na-miss ko to yung mga memes na galing sa mga social media platforms natin. Oh, ayan, naman natin. Masaya to. Oh, ayan. Wow. Ay, uso ngayon sa Facebook. Si Elsa. Sorry talaga. Kuya, are you in there? Charing. Two points po para kay Ate Elsa. Pinagsaraduhan niya po kasi ako ng pinto. Huhu. Hello, okay ba? Uso nga yan. Sige. Tama si Josh. Ang daming lumalabas ng mga ganyang meme. Kung sino-sino. Nag-nominate ng ano. I nominate myself. Sino to? Ayan, isa pa. Sino siya? Si ma'am. Si ano to? Si Rose. Okay. Okay. Nakaremini. Pasensya na ha. Ayan. 2 points po kay Jack. Maganda naman po yung pakikisama niya nung una. Tapos bigla po siyang naging cold. Oo nga naman, literal. Pero hindi. I think feeling ko dapat gumanti si Jack. Dapat 2 points din kay Rose kasi hindi siya pinasampa dun sa kahoy. Kaya ako, pwede naman kumusog Mars. Kasa naman sila doon. Apaka dapat. I think, ano, BBE Rose. Send it to 366. Oo, i-evict na yan. Eto pa. Ayan. Hindi ko po basa. Ayan, 2 points ito, kay Hermione. Sabi. Mm-hmm. Kasi okay. Bida-bida lagi. Akala mo kung sino. Ano to? Mud blood. Ano yung mud blood? Ano yung mud blood? Mud blood lang naman siya. Harry Potter. Hindi kasi ako Harry Potter, ano eh, nerd.
Oo. Pero ano daw siya? Kahit anong lahi. Like yung weed na sinasabi natin kanina. Tao lang daw. Okay. Pero pang next. Yan. Ito. Ay, nakita ko yan. Ito. Ito. Hala siya. Sobrang ganda nung shot. Selfie, I know lang kasama ko. Ang ganda nung shot. Pero parang hindi siya nag-blur. Tapos, pero parang ano, nakakapanghinayang na napanghinayang na dalhin mo yung cellphone mo sa dagat. Paano pag nahulog yun? Parang kayo akong iris. Eh, paano kung waterproof naman? Oh, waterproof naman. Mayaman siya. Oh, tama. Hindi, paano pag lumubog na siya? Paano pag lumubog na siya? Eh, hindi ko na makukuha yun. Ay, sisisirin kasi mahal. As a mermaid. Tama, as a mermaid ka dapat. So, Barney, i-experience natin yung picture na kayo dito. Yes! Pumunta na sa LU. Tama, tara na. Sa LA. Ah, ito na. Frozen, the frozen. LU. Lorraine, alam mo ba, plan kong magpunta ng LU? Hello? For me, again, so, kikitain ko na si Kuya Wise. I mean si Wise. Oo, sabay na rin ako para makapunta na rin ako dyan. Tama, let's go. Josh, ano na? Charay. Baka pwede niyo ako isama, tama. Ayan, pati si Josh, hindi na kayo. Bukas na bukas din. Feeling ko. Oo. Ayan, at the rain. Yes. Yes. Yes, kaya naman yan. Showtime Onliners, make sure to tweet, yeah, comment your act kung ano gusto nyong sabihin sa amin about sa featured beans today gamit ang ating official hashtag na hashtag Showtime Unlimited Saya. Kaya huwag kayong aalis dahil tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan at tawanan dito lang sa Showtime Online! At tayo nagbabalik dito sa Showtime Online! Yes! And Showtime Onliners, mag-tweet, mag-react, mag-comment using our official hashtag for today na hashtag Showtime Unlimited Saya. Saya, yeah. Yeah. Kaya nga, tuwing Pasko, excited kami makita ang mga sarili ninyong version ng Kapamilya Christmas ID. Yes, this year gusto naming isama ang video nyo sa mismong Christmas special ng ABS-CBN. Mm-hmm. Ayan, para makasali, pumunta lang sa TikTok, gamitin ng andito tayo para sa isa't isa sound, i-record ang sarili na kumakanta at gamitin ng hashtag na hashtag Christmas ID Challenge. Ayan. Yes! Go. Tama yun, Josh. And syempre, maaari ring i-post ang TikTok video sa iba pang social media gaya ng Facebook, Instagram, Twitter at Kumu. Nakahabol ba? Yes, nakahabol. Yes. Habol na habol. Basta huwag kalimutang gamitin ang hashtag na hashtag Christmas ID Challenge para ma-feature sa ABS-CBN Christmas Special sa December 18 at sa ilalabas na special music video na Andito Tayo Para sa Isa't Isa. Aha, ito po ay awit at video nating lahat ang Christmas Station ID ng Pilipino. Mm-hmm. Kaya dapat lang nakasama ang video nating lahat. Maligayang Pasko po, kapamilya! Tama! Yeah. Yeah. Hey, maligayang Pasko po, kapamilya. And para yes, syempre. And para naman sa ating kabataang Pinoy na nangangarap makapasok sa bahay ni Kuya, heto ang isang magandang balita para sa inyo. Yes, sa mga kaedad ko dyan, mag-audition na para sa Pinoy Big Brother Community Season 10. Sige. Teen Edition opens all 15 to 19 years old teens. Ewan ko ba, ba't di ba nag-audition ng Kuya Anthony? Kaya makakita Kuya, sumali na in 4 easy steps. Step 1, download ang Kumu at mag-post or mag-record ng inyong audition video gamit ang Kumu Clips. Mm-hmm. Step 2, i-post ang inyong audition video sa Kumu Timeline gamit ang hashtag na hashtag PBB Kumu Teams. Tama. Yes, and step 3, i-share ang inyong audition video sa iba pang social media platforms. Tama. Ayan. Napanahawa ko kay Josh. At step 4. Tama. Pumunta sa link na forms. Sorry. forms.abs-cbn.com/pbbkumuteens at i-fill out ang parental consent form. Mm-hmm. Yes, I believe ang auditions for aspiring team housemates ay hanggang December 31 lamang. Kaya join na. Yeah. Yeah, Showtime Onliners, i-grab nyo na ang opportunity na ito na makapag-audition via Kumu at malay nyo isa na kayo sa magiging bagong teen housemate ni Kuya. Tama! Yes! Madlang Kumunizens, i-follow at supportahan ninyo ang live streaming shows ng Showtime at Polaris Artists sa Kumu. Mm-hmm, mm-hmm. Madlang people at Showtime Onliners, sali na rin sa nagbabalik na tawag ng tanghalan ika-anim na taon. Tama!
Nationwide na edad 16 to 59 years old. Mm-hmm. Ayan, magpasa ng audition video na naglalaman ng tig isang acapella song na 1 minute. Ayan, English and Tagalog yan, syempre. Na may audio and video na may good and ano daw? Na may good audio video quality. Ayan. Yes. Huwag niyong pinibilangan si Jo. Pero syempre, isa summary ipapasa ang pangalan, edad, address, contact number at may kling kwento kung bakit nice mo sa video. At syempre, ipadalangin yung audition video kasama ng impormasyon tungkol sa inyo sa tntyear6@gmail.com. Yes, mag-audition na! Baka mapasain nyo na ang ginintoang parangal na kampiyon ng tanghalan. Mm-hmm. Suportahan din ng mga bagong online shows ng tawag ng tanghalan tulad ng TNT Kantang Bayan, yeah, Facebook at TNT Goer Gong Sa Kumu. Ayan. Yeah. Si Kuya Andrew. Yes. Mamaya si Anthony abangan natin siya. Pero syempre, para naman sa mga pamilya at Showtime Onliners natin na naghahanap ng trabaho, nandito na ang tutulong sa inyo makakuha ng magpapasukan trabaho. Para sa mga detalye kung anong mga trabahong pwede ninyong applyan at ay panoorin natin ito, Roll VTR. Apply na! Ayan! At ito na nga ang pinakahintay natin. Ang binotong kanta ng mga Showtime Onliners sa ating Twitter poll na kakantay ng ating Polaris Star of the Day ay... I believe, tulak ng Vivig. Vivig. Yan! Uy, excited ako dito. Uy, nakakatakot naman. To. Kasi syempre may host tayo ng Go or Gong dito. Baka, hi! Sarap wala. Kaya naman, Lorraine, take it away! Yes! Let's go! Kati Lorraine! Di ba may hurado tayo dito? Tulak ng bibig, sabi ng bibig. Tulak ng bibig, sabi ng bibig. Di ko na alam ang gagawin ko sa'yo. Paikot-ikot man nalilito ang bandang to. Oh, pagising sa umaga, ikaw nasa isip. Magtulog sa gabi, laman ng panaginip. Pahampak taon, no, ewan ko. Simula nang makilala, di ko maipinta. Ngiti sa mata, magdamag ang kwentuan. Kulit ang tawa, di ko maintindihan. Bakit ngayon na, kung kailan ang puso ko ay masela? Di mo lang alam. Takot lang akong masakta. Iniingatan lang aking puso. Kung maibibigay ko lang sinasabi mo, di na sana tayo nagkaganito. Pasesya ka na kung hanggang dito lang muna tayo. Di ko na alam ang gagawin ko sa'yo. Paikot-ikot pa nalilito pag ganito.
kasi urong sulong yan ang paborito. Lilitaw, lulubog, tanong mo kahit sino. Pakisabi na lang, ano ba talagang gusto mong gawin ko? Hindi mo lang alam, takot lang ako masaktan. Iniingatan lang aking puso. Kung maibibigay ko lang sinasabi mo, di na sana tayong nagkakaganito. Pasensya ka na kung hanggang dito lang muna tayo. Yes, thank you so much. Hanggang ganda dito na lang talaga. Hanggang dito na lang talaga. Ang galing. Tama. Oo. What is, yeah. Charing? Yes, but I believe let us promote our social media accounts. Yes, mauna na po ako. Sana po ay mapalo niyo po ako sa aking Kumu account, Officially Lorraine, and sa aking mga iba pa pong social media accounts, Officially Lorraine lang po yan. And later na sa FYE channel po tayo for Polaris Night, 10 p.m. to 1 a.m. Yes. Yes, all right. Sige, ako naman, Kumu po, Mr. Anthony Castillo, Facebook Anthony Castillo, Instagram Anthony G. Castillo, YouTube Anthony Castillo, and sana mapalo niyo ako. TNT Gowargong, TNT Kantambayan, and asap natin to every Sunday, although wala ako this Sunday, pero sa mga susunod na Sunday. Charot. Okay, ako next. Ako na po ang next. Ayan. Kung di pa po kayo nakafollow sa aking mga social medias, just type in or search for Address of Nisa on Instagram, Twitter, Facebook, Nicknock, TikTok, at saka sa YouTube. Ayan. And sa Kumu po, josh.lobinisa. Ayan lang po. Nicknock. TikTok po yan, TikTok. Nasaan mo sa Kumu? Yes. Ako, kaya pa ba? Kaya pa ba? Kaya pa ba? Kita ba? Kita ba ako? Yes. Okay, ako naman. At wise. And happy, happy master to my wise nation and new wiser fam. Muli, ayan, see you ulit next week sa pinakamasayang tambayan online na, sa buong universe na para sa you. At lalong-lalo na para sa inyo. And this is Showtime online, online you. It's Showtime! Buong pamilya.